way unto the Lord. Hindi lang daw po palabas ito sa ating mga pamilya at mga asawa at anak, kundi sa Panginoon muna higit sa lahat, we must commit to Him and everything He shall bring to pass. He shall bring forth thy righteousness as the light and thy judgment as the noonday. Sa ating po mga amang may kapaguran, rest in the Lord, wait patiently for Him. Para po sa ating mga amang naghihintay, ilan ang perfect na trabaho, saan ako pwedeng maghanap, anong naghihintay para makapag-supply up sa aking pamilya. Sabi ni Lord, do not worry, rest in the Lord, wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Huwag daw po tayong maindihin kung minsan sa paghahanap natin ng trabaho, nasasambit natin na buti pa yun. Kahit po siya'y manigarilyo, magsusugal, di niya inaalagaan ang kanyang kalusugan. Pero nauna pa siya makaalis kaysa sa akin na nagtatakot sa Panginoon. Ang sabi po ng Bible, fret not yourself
o Diyos ay nagiging pangunahing leader sa kanilang buong pamilya at kayo din po sa simbahang ito upang magkaroon po ng pagkatakot sa iyo at magkaroon ng pamumuhay, kaaya-aya at nagiging isang mabuting halimbawa at saksi sa kanilang buong sambahayan at sa lipunan kanilang buong ginagalawa. Dalangin namin, o Diyos, na ikaw po ang bumulog, Panginoon, sa bawat isa sa kanila at patuloy mo silang gagabayan sa tuwi-tuwi na karunungan para po, Panginoon, sa kanilang pamuno, pagiging tatay, pagiging asawa. At hayaan mo, o Diyos, na sila, Panginoon, ay mag-iwan, Panginoon, ng isang magandang buhay at ng isang maganda, Panginoong alaala sa kanila pong mga kasambahay upang nasa gayon, o Diyos, lubusan, Panginoon, na makita sila, Panginoon, na isang tao ng Diyos, na tunay, Panginoon, na mayroon pong pagkilala, Panginoon, sa iyong salita at sa iyong pong banal na kalooban. Lord, paspasan mo ang bawat tatay na narinito at hayaan mo, O Diyos, na patuloy mo silang iingatan, di lamang sa espiritual na kalagayan, kundi sa kanila pong pisikal na pangangatawan, at patuloy mo pag-ibayuhin, O Diyos, ang ministeryo na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa kanila. Again, Lord, we entrust them to you, at muli, salamat po ng maraming marami, O Diyos, sa pagkakaloob mo ng mga tatay na ito sa kanila pong bawat pamilya. At hayaan mo, O Diyos, na dumaloy sa kanila, Panginoon, ang lalo pang pagpapaalam para po sa pamilya, Panginoon, na kanila pinabibilangan. Muli, O